ating lahat, mga kalingap, sa mapagpalang araw. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayong araw, bibigyan natin ng reaction video yung kaninang live ni Kuya Bal. So ito, magugulat kayo mga kalingap dahil meron tayong pasabog ngayong araw na to. Alam nyo ba kung sino talaga yung chismoso sa... Chismoso, Marites, di ba? Okay, Marites ngayon. So, sino ba talaga yung, ano, yung madaldal at chismoso? Pero, in a good way naman, mga kalingap. So, eto, panoorin po natin ang video na ito. Sa chismisan, ito po, tanong ko sa inyo. Sa inyong palagay po, sino po ang mas chismoso, mas mabuka, sabi sa Bisaya, mas tabian. Chismoso, chismosa, tabian, o mas mabuka, o mas makwento, o mas madaldal. Si Brother Jose ba? Si Mr. Bainty Boy o si Jason Saldoa ba? Si Ido ba? Si Kalingap Ido? Si Brother Paas o si Engineer Agol? O si David Vlogs? Sino po doon sa binanggit ko ang mas mabuka, mas makwento, mas chismoso? Hindi daw po, may alam kayo. Sino sa kanila ang mas makwento, ang mas chismoso? Ang tawag dyan ay Marites or Marites. Sino doon sa binanggit kong kalingap staff na mas makwento at mas mabuka? May nagsagot, Marian Nieva, si Jose, Brother Jose, si Jose. Si Jose po, chismoso. Sabi nila, oh, dami, puro Jose. Brother Jose. Shout out kay Ido. Ito, ang tanong ko po, sino doon sa mga nabanggit ko na mas tabian, mas chismoso, mas madaldal? Si Kalingap Ido, si Brother Jose, si Brother Paas, si Engineer Agol, si Mr. Bainty Boy, o si David Vlogs, o si Iban, sino doon sa mga taong binanggit ko? Ang dami, puro Jose. Ako yun, kuya. Ang tabian. Sabi ni Ingrata. Si Brother Jose po. Yan po, check nyo po yung ano. Si Brother Jose. Nagkamali po kayo. Hindi po si Brother Jose ang mas chismoso. Wala pa yan sa kalahati si Brother Jose. Wala pa sa kalahati. Wala pa po. Hindi po si Brother Jose ang chismoso sa kalingap staff. Hindi. Wala pa sa kalahati si Brother Jose, mga kalingap. Hindi rin po si Brother Paas. Hindi po. Ang mas chismoso po sa kalingap ay si Mr. Bainty Boy. Baka di nyo alam. Halos araw-araw po may update dito yan. Pupunta sa akin, nagkipag-chismisan. O anong update, Mr. Bainty Boy? Alam niya lahat po ang galawan. Kung sino sa inyo, sa mga reactors, o sino man sa mga viewers natin, ang may update, si Mr. Bainty Boy. Pero alam niya ang rules ng kalingap. Bawal tayong manira. Bawal tayong magsalita against kanino man. Nagulat ba kayo mga kalingap na si Mr. Bainty Boy pala yung chismoso, no? Ako nagulat ako kasi hindi ko akalain na siya pala yung si binabanggit ni Kuya Bal. So ang akala ko is si Brother Jose yung chismoso na matabil yung dila, yung pala si Mr. Bainty Boy. So nagulat tayo mga kalingap na si Mr. Bainty Boy pala yung binabanggit ni Kuya Bal. O, di ba? Nagulat, no? Kahit ako, nagulat ako na siya pala yung madaldal na laging updated sa mga chismis na
ina-update niya lagi si Kuya Bal. So, nakagulat, no? So, ituloy po natin. Mr. Bainty Boy, matagal ko lang kilala yan. Kasama ko pa sa radio noon. Nag-technician yan sa Cool Radio. Maraming updates yan sa akin araw-araw. Pintuhan kami. Anong updates, Mr. Bainty Boy? Daming alam yan. Pero po, neighbor siya nagsalita sa harap ng camera at siraan kayo. Yun po ang kagandahan ni Mr. Bainty Boy. Marunong siyang magtago. Kay Kuya Bal niya sinasabi. Sa akin lang niya sinasabi lahat. Ito si Mr. Bainty Boy. Marunong siyang magtago ng anumang sikretong bagay. Sa akin lang niya sinasabi. Itong si Mr. Bainty Boy o Jason Saldua. Si Mr. Bainty Boy, mga kalingap, is dating technician dun sa Call Radio. Kaya kilalang kilala ni Kuya Bal. Dahil si Kuya Jason, si Mr. Bainty Boy ay nagsimula kay Kuya Bal. Siya yung dating kasama ni Kuya Bal dati nung wala pa si Kalingap Rab. So itong si Mr. Bainty Boy ay laging pumupunta kay Kuya Bal at lagi siya nag-a-update kung ano ba yung mga latest na balita. So yung sa mga nangyayari sa Kalingap. So ina-update niya palagi si Kuya Bal. Pero mga Kalingap, sabi nga ni Kuya Bal, never na nagsalita sa broadcast ni Mr. Bainty Boy yung kanyang mga chismis, o chismis na lang natin tawagin, yung mga updates niya kay Kuya Bal, silang dalawa lang yung nag-uusap. So nakakatuwa na itong si Mr. Bainty Boy, kahit marami siyang mga ina-update kay Kuya Bal, kahit minsan hindi natin siya narinig na nagkwento in public, di ba, na nakikita natin si Mr. Bainty Boy na napakasipag, pero tahimik lang siya. Wala siyang mga sinasabi again sa mga Kalinga partners, sa mga reactors. Never natin siya naringgan ng mga ganyan. So, nakakatuwa mga Kalingap na tuwan-tuwa sa kanya si Kuya Bal dahil yung ginagawa ni Mr. Bainty Boy ay kumbaga sinasarili na lang niya yung mga nalalaman niya at sinasabihan niya lang ay si Kuya Bal. Hindi na niya sinasabi kung kani-kanino. Yun po yung maganda na chismoso nga si Mr. Bainty Boy, pero hindi niya binobroadcast kaagad sa media, di ba? So, nakakatuwang marinig mula kay Kuya Bal yung gano'n na eto, si Mr. Bainty Boy ay napakadaldal, pero sa mabuting pamamaraan niya ginagamit yung pagiging niyang madaldal. Hey, Brother Jose po, neighbor yang nagsalita sa akin. Pinagsumbong dito, pumunta dito sa bahay, nagsumbong, hindi po niya ginawa yan. Neighbor yang gumawa ng ganyan. Si Mr. Bainty Boy lang po. Si Brother Paas, wala yung, ano, wala pagkialam yan. Alam na si Engineer Agol, wala man niyang YT, walang YouTube yan. Wala kanyang maririnig. At si Brother Ido, wala din yan. Pero si Mr. Bainty Boy, marami yung kwento. Kaya minsan pupunta rito, anong updates, Mr. Bainty Boy? Eh, alam ko na, kilala ko na siya eh. Pero never siyang nagsalita sa inyo ng masakit. Yun lang naman pong maganda kay Mr. Bainty Boy. Kasi alam niya, yung roles ng lingap, iniingatan niya yung kanyang sarili. Ito pong si Brother Jose, mga kalingap, pag may mga alam, binobroadcast sa kamera. Eh, tuloy, nagkaganon. Marami na siyang warning. Sabi ko, hindi masama sa ginawa mong pag-suporta, pagmalasakit sa amin, kay Kalinga Prab at saka sa kay Kuya Bal Santos Matubang. Pero staff ka eh. Ang roles natin, wala kang sasabihin anumang masakit. Nakita po natin mga kalingap yung differences ng dalawa. So itong si Mr. Bainty Boy is tahimik lang po siya. Hindi siya magsasalita kung ano man yung nalalaman niya against, na hindi naman dapat na sasabihin niya dahil alam niya yung rules and regulation about sa kalingap. So na, alam niya po. At itong si Brother Jose, siguro hindi niya alam yung
rules na gano'n na kailangan hindi ka magsasalita ng against kung kanino man dahil isa kang stop, hindi manggagaling sa'yo yung mga gaya ng mga issue na nangyari, di ba? Siguro si Brother Jose, hindi siya na-inform na gano'n yung roles. Pero alam naman niya na na-warningan na siya. Pero wala naman pong masama, sabi nga ni Kuya Bal. Walang masama dun sa ginagawa ni Brother Jose na pagtatanggol. Pero sabi nga niya, isa siyang staff, dapat alam niya yung rules and regulation na ipinatutupad ni Kuya Bal. So yun lang yung hindi alam ni Brother Jose na ganun yung rules and regulation, kaya siguro ganun yung nangyari. So ito ay lesson learned na para kay Brother Jose. Tignan mo si Brother Paz doon sa ribbon cutting ni Chuna. Wala siyang ginawang masama doon. Nagmalasakit si Brother Paas. Ang sabi ni Brother Paas, "Hoy, kayo mga vlogger dyan, hintayin nyo muna mag-upload si Kuya Val." Wala siyang masamang sinabi, pero sinaway ko po siya. Sabi ko, Brother Paas, wala kang karapatang magsalitaan niya. Kung gusto mo magsalitaan ng ganyan, mag-reactor ka, okay, umalis ka sa Kalinga. Rules po yan na umiiral dito ng Kalinga. Pag ikaw po ay kasakasama namin, staff ka ng Kalingap, huwag na huwag kang magsalita ng anumang bagay kontra sa mga reactor sa category A o sino man para ipagtanggol kami. Hindi po. Sa inyo mga Kalingap, hindi natin kailangan yun. Hindi po natin kailangan yun. Kayo po ang aming tagapagtanggol. Kayong mga viewers namin, kayong mga organic subscriber po ang aming tagapagtanggol dito. Kung kami po ay sisiraan, babanatan, titirahin, kahit sino, kayo po ang aming tagapagtanggol. Hindi po mula sa amin dito. So narinig po natin mga Kalingap yung sinasabi ni Kuya Bal na tayong mga viewer, mga subscriber, mga reactors or mga Kalinga partners natin, matalino tayo, alam natin kung ano yung gagawin natin, especially kapag halimbawa sinisiraan na si Kuya Bal ng ibang tao, di ba? Kahit subscriber lang tayo, ipinagtatanggol natin kung mali yung sinasabi nila. So ang ayaw ni Kuya Bal mga Kalingap is magmula dun sa mga staff, yung mga hindi magagandang salita na gaya nga nang nangyari. So tapos na po yun at hindi na natin babalikan. Pero ito example lang po na kailangan kapag nandun ka sa staff ka, dapat alam mo yung rules and regulation na ipinatutupad ni Kuya Bal. So maging aral sana ito na huwag tayong padalos-dalos mga Kalingap. Kung ano man yung nasa isip natin, pag-isipan muna nating maigi kung tama ba itong gagawin nating hakbang para sa bandang huli, hindi sa atin babagsak yung sisi, di ba? So, kailangan kung may gagawin kang isang bagay, pag-isipan mo munang maigi para hindi ka mapasama kung ano man yung gusto mong gawin, pag-isipan mo munang maigi bago ka gumawa ng isang hakbang para hindi na maulit pa yon. So ito, hanggang dito na lamang po muna mga Kalingap, at hanggang sa muli, naway mayroon kayong nakuhang napulot na aral dito sa video na ito. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood lagi sa aking mga reaction video, sa lahat ng mga subscriber, organic subscriber na lagi sumusuporta. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang po muna. At hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!